Okay, so sa mundo ng cryptocurrency, meron tatlong klaseng coins. First is yung Bitcoin, second is yung altcoins, third is yung mga stable coins. So, explain ko yun isa-isa. So, first is yung Bitcoin. And hindi na kailangan ng explanation para doon. Bitcoin is Bitcoin. So, ang second naman natin is yung altcoins. Short for alternative coins. So, anything besides Bitcoin is called altcoins. So, ano-ano mga example ng altcoins? So, Ethereum, XRP, BNB, Uniswap, Chainlink, VET, any na hindi Bitcoin at stable coins are called altcoins. And lastly is yung stable coins. And I think karamihan sa atin hindi pa masyado familiar sa stable coins, pero napaka-importante itong coin na to. So first, bibigyan ko muna kayo ng examples ng mga stable coins. So first is yung USDT, BUSD, USDC, DAI, saka meron pang iba. Pero yung apat yung pinakasikat. So ano mga purpose ng mga stable coins? Gamitin muna natin example ang USDT kasi yun ang pinakasikat, pinakamadalas na ginagamit ng mga tao. So ang USDT ay nakapeg lagi sa US dollars. Hence, kaya siya tinawag na USDT. Ang T is yung name ng company, which is yung Tether. So USD Tether. So lagi siyang stable, 1:1. So 1 USD equals to 1 USDT. Kung gumalaw man ang value, sobrang konti lang, 0.01%, 0.02%, pero eventually babalik ulit siya sa $1. Ginagamit ito pag gusto mo mag-cash in ng pera pero ayaw mo munang gumagalaw agad ang value ng coins mo. Kasi pag bumibili ka diretso ng Bitcoin or Ethereum, gumagalaw ka agad yung pera mo. Kaya kapag magka-cash in ka, bumili ka muna ng mga stable coins. At yung mga stable coins na yun, gamitin mo yun pang bilhin ng mga coins na gusto mo. So, paano naman pag gusto mo na mag-cash out? So, kunyari, for example, meron kang iba-ibang coins na binili at gusto mo na mag-profit, lahat ng coins na yun, gagawin mo siyang USDT or ibang stable coins. Tapos, ibenta mo tong USDT sa P2P market. Then, cash out. Take profit ka na. So, magandang exit strategy din to kung in case nagka-crash ang Bitcoin, laki ng binababa. So, ang gagawin mo, benta mo lahat ng coins mo, gawin mo mo ng USDT para hindi gumagalaw ang pera mo. So, kung kunyari, naging zero ang Bitcoin or mga ibang coins, ang laki ng binaba, 80%, 90%, pero kung pera mo ay nasa USDT, hindi ka affected dito.